Target na ng mas pinaigting na manhunt operation ang anim na gwardyang sangkot umano sa pagkawala ng ilang sabungero sa Manila Arena. Matapos mag-alok ng pabuyang 6 na milyong piso para sa kanilang ikadarakip, nilabas na rin ng pulisya ang kanilang mga larawan. Tinutukan niya ni Emil Sumangil, exclusive. Higit isang taon matapos mawala ang 6 na sabungero, nasakay raw ng puting sasakyan sa convoy na ito palabas ng Manila Arena. Inilabas na ang larawan ng 6 namang gwardya ng arena na may kinalaman umano sa kanilang pagkawala. Kasunod kasi ng pag-issue ng warrant of arrest laban sa kanila, para sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention, target na rin sila ng mas pinaigting na manhunt operation katuwang ang Philippine National Police. May nauna na rin anunsyong 6 na milyong pisong pabuya ang Department of Justice sa mga makapagbibigay ng informasyon para madakip sila. We've been waiting for years to solve these problems, but we cannot give up. Nobody disappears without a trace. Kasunod ng alok na yan, ilang tawag daw sa telepono ang natanggap ni Butch Inonog, ama ng nawawalang si John Claude. Isang 1:30, isang alas 4 at isang alas 5. Sila daw ay isang concerned citizen. At iisa ang sinasabi kung saan nandun itong mga taong hinahanap. Hindi na raw sila interesado dyan sa reward. Ang kanila lamang concern is mahuli itong mga taong itong nakikita nila dun na mamayagpag pa sa lugar. May panawagan din siya sa grupo ni Don Don Patidongan na hindi lang sangkot sa pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena, kundi nakuhanan din kasama ang nakaposas na sabungerong si Michael Bautista sa Laguna noong April 2021 na nawawala rin hanggang ngayon. Napatawad ko na kayo sa mga ginawa nyo. Alam kong hindi nyo rin kagustuhan yan. Pero para mas medyo mapadali ang ating problema, makipag-participate na rin kayo sa pulis. Si Charlene Lasco, kapatid ni John John Lasco, na dinukot sa kanyang bahay sa San Pablo, Laguna ng hindi bababa sa 10 katao. Nanawagan sa bagong upong direktor ng CIDG. Natutukan din ang iba pang umano'y sangkot ng mga pulis. Sa ngayon, 3 pulis pa lang ang nakakulong at nasa San Pablo District Jail sa Laguna. Meron pang 2 pulis na tinatanong nga namin na na-dismiss sila, pero ano ang kanilang liability dito? Kung makukuha pa nila itong 10 na to at magsasabi yung 3 pulis, mas mainam para sa lahat. Sabi ng direktor, tukoy na ng CIDG ang posibleng mastermind sa pagkawala ng 34 na sabungero. Umaasa rin ang kaanak ng mga missing sabungero sa umunoy naging statement sa nagdaang Senate inquiry ni Charlie Atong Ang, may-ari ng mga sabungan na makikipagtulungan sa investigasyon. Ang pangahawakan lang natin dyan, Emil, yung ipinangako ni Mr. Ang. Yun lamang naman ang narinig namin na nanggaling sa bibig nila, natutulong sila para magkaroon ng solusyon itong problema ng mga nawawalan tao. Patuloy naming sinisikap na makuno ng panig si Ang. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Lakatutok, 24 Oras.